ayaw pa sanang umuwi ni Fermin sapagkat maaga pa naman. Hanggat maaari, ayaw niyang maabutan na gising ang kanyang bungangerang asawa. Bukod sa nakakarinding boses nito, naiirita rin siyang makita ang mataba nitong katawan at pangit na muka. 49 na si Fermin at magkasing edad lamang sila ng kanyang asawang si Valine. Ngunit sa paglipas ng mga taon, talagang nawawala na talaga siya ng gana. Mayroon silang dalawang anak, isang babae at isang lalaki. Ang babae ay maagang nag-asawa, kaya naman bumukod na sila. Nasa ibang bansa naman nagtatrabaho ang bunso nilang lalaki. Maalwa naman ang buhay nila at talagang maganda ang kanyang trabaho. Naiisip nga ni Fermin na iwanan na lang ang kanyang asawa. Kahit kasi anong gawin niya, talagang wala na itong epekto sa kanya. Gusto rin sana niya ng tahimik at talagang magandang babae sa buhay niya. Ngunit kabaliktaram naman nun ang kanyang asawa. Maging nga sa pagtulog nila, iniiwasan niya ang mapatingin man lang dito. Gayunpaman, hindi magawang maghanap ng ibang babae sa labas ni Fermin. Torpe kasi siya simula pa nun, kaya hindi man lang niya nagawang magpalipas ng oras sa piling ng ibang babae. Hanggang sa isang gabi, tiniyak ni Fermin na tulog na ang kanyang asawa nung siya ay umuwi na. Tahimik na ang buong bahay, kaya naman nagpa siya na si Fermin na dumiretso na sa silid nilang mag-asawa. Ngunit nahinto siya sa gawin ng hagdan nang mapansin ang isang balingkinitang anino ng isang babae naroon sa kusina ng kanilang bahay. Sa naalala ni Fermin, mataba ang kanyang asawa, maging ang kasambahay nilang si Aling Josefa na may katandaan na rin. Napagpasyahan niyang tunguhin ang sala at siya ay nahinto nang makita ang babaeng nakatalikod sa gawin niya. Nakasuot ito ng duster na may kasikipan at bakat ang makurba nitong katawan. Nagtaka si Fermin kung sino ang babaeng kasalukuyang may hawak ng baso ng tubig, kaya naman tumikim siya dahilan ng paglingon nito. Kaagad na napansin ni Fermin ang napakaamo na mukha ng babae. Maliit na mukha, matangos na ilong at malarosas na mga labi. Sa hindi malamang dahilan, napalunok si Fermin nang wala sa oras. Napaawang din ang kanyang mga labi. Nakangiti na sa kanyang harapan ng babae at kaagad na nagpakilala. "Magandang gabi po, sir. Ako po si Aluna, bagong kasambahay po ninyo." Kumunot ang noo ni Fermin sa narinig. Bagong kasambahay? Hindi niya alam na pinalitan na pala ng kanyang asawa si Aling Josefa. Sa bagay, matanda na nga si Aling Josefa, kaya kinailangan na rin siguro nito ang tumigil sa trabaho nito sa kanila. Ngunit bakit ganoon na lamang ang tuwang naramdaman ni Fermina? Natutuwa siya na nakilala niya si Aluna. Napakahinhin ng kilos at masarap pa sa pandinig ang boses. Kung ganoon kagandang babae ang sasalubong sa kanya gabi-gabi, talagang mapapaaga ang uwi niya. Nagpakita naman siya ng kabaitan kay Aluna, nang sa ganoon, hindi naman ito mahiya sa kanya. Bago na pagpasyahang pumasok sa silid nilang mag-asawa si Fermin, pinaunlakan muna niya ang pag-alok ni Aluna sa kanya at titimplahan daw siya nito ng kape. Mabuti na rin yun, nang sa ganun ay mas matagal niyang masisilayan ang taglay nitong kagandahan habang ipinagtitimpla siya nito ng kape. Napakahinhin ng bawat kilos ni Aluna. Ingat na ingat ito na makalikha ng kahit na anong ingay. Talagang naakit si Fermin sa kilos ng dalaga. Napalunok si Fermin nang iabot na ni Aluna sa kanya ang isang tasang kape. "Magkape ka rin, samahan mo ko." Maging si Fermin ay nagulat sa kanyang sinabi. Hindi niya lubos maisip na magagawa niyang alukin ang isang babae. Siguro ay inisip ni Aluna na isang utos ang kanyang pag-alok, kaya naman ito ay pumayag. Kumuha ito ng isa pang tasa tsaka muling nagtimpla ng kape sa lamesa. Pinanood lamang ito ni Fermin habang humihigop siya ng umuusok pa na kape sa kanyang harapan. Hanggang sa naisipan niyang itanong sa babae kung kakilala ba nito si Aling Josefa. Sinabi naman nito na ito raw ang unang apo ni Aling Josefa. Ito pala ang pumalit sa lola nito, kaya hindi na siya nagtataka kung bakit napakabilis lamang na magtiwala ang kanyang asawa. Sinadya ni Fermin na dahan-dahanin lamang ang pag-inom ng kape, nang sa ganun mas tumagal pa
ang paghaharap nila ng babae. Tapos na ito sa pagtitimpla ng kape at kasalukuyan ng nasa kanyang harapan at humihigop na rin ang tinimpla nitong kape. Marami pa sana siyang gustong itanong sa babae, ngunit pinili na lamang ni Fermin na manahimik. Baka kasi kung ano pang isipin ni Aluna kapag tinanong niya kung may boyfriend na ito. Ganun pa man, hindi mawala-wala ang atraksyong nararamdaman ni Fermin sa babae. Sino ba naman ang mag-aakala na may ganitong kagandang apo pala si Aling Josefa? Kung bibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon na makapag-asawa ulit, hindi siya magdadalawang isip na si Aluna ang kanyang pipiliin. Ngunit hindi naman maaari at isa nga siyang Kristiyano. Nagising lamang ang diwa niya nang tumikim ang babae at doon niya napagtanto na nakatitig lamang pala siya rito. Siguro na ilang ito kaya napatikim. Kaagad na rin siyang tumayo upang pumanhik na sa itaas. Sinabi na lang niya na masyado na siyang inaantok, ngunit ang totoo, nagiinit na ang katawan niya. Naabutan ni Fermin ang kanyang asawa na tulog na. Sayang at hindi man lang siya nakapagparaos. Kahit ganoon kasi ang itsura ng kanyang asawa, magagawa pa sana niya iyong pakinabangan nang sa ganoon makaraos siya kahit papaano. Tinatamad na rin siyang gisingin pa ito para lamang sa bagay na iyon. Kaya naman, nag-decide na siyang matulog nang hindi man lang nagbibihis. Kahit sa pagpikit niya, ay hindi mo wala-wala sa kanyang isipan ang napakagandang si Aluna na talaga namang nagpainit ng kanyang katawan. Maging sa kanyang imahinasyon ay naroon si Aluna. Nahuhulma niya sa kanyang isipan ang larawan ni Aluna. Siguradong napakasarap nitong kasama. Napalunok nang wala sa oras si Fermin. Pakiramdam niya ay sa unang gabing iyon ni Aluna sa bahay nila, nababaliw na siya rito. Buong buhay kasi niya, noon lamang siya nakakita ng ganoon kagandang babae. Natural ang ganda ni Aluna at alam niyang wala iyong kasamang salamat po doktor. Sapagkat base sa katayuan ni Aluna sa buhay, hindi naman ito kaya ang gastusin sa pagpaparitoki ng katawan. Hindi lubos maisip ni Fermin ang kanyang gagawin kung sakali mang magawa niyang hawakan man lang si Aluna. Hindi niya namamalayan na pinagpapawisan na pala siya. Napakatindi ng kanyang imahinasyon. Para iyong totoong nangyayari, kaya ganoon na lamang ang pagpipigil ni Fermin. Langit siguro ang pakiramdam kung sakali mang magawa niyang gawin ang bagay na iyon rito. Litong-lito na si Fermin, gustong-gusto niyang maramdaman ang bagay na kanyang inaasam-asam. Kung hindi nga lang mali ang magkasala, siguro baka nagawa niya ng ayain si Aluna. Nang gabing iyon, pinilit ni Fermin ang matulog. Itinanim niya sa kanyang isipan na balang araw, magagawa niya rin ang lahat sa babaeng kanyang inaasam-asam. Maaring hindi pa ngayon, ngunit alam niyang darating ang araw na iyon. Mabuti na lamang at nagawa ni Fermin ang makatulog. Masyado kasi siyang pagod sa trabaho at may pasok pa kinabukasan. Ngunit maging yata sa kanyang panaginip, naroon ang napakagandang si Aluna. Hinahabol niya ito sa isang malapad na bakanting lote. Parehong malapad ang mga ngiti sa kanila mga labi at animo sila'y magkasintahan. Ang matagal ng kilig na hindi naramdaman ni Fermin, muli niyang naramdaman sa kanyang panaginip. Sobrang saya niya at sa wakas, nahawakan niya ang mga kamay ni Aluna. Hindi lang iyon, binuhat niya pa ito at naramdaman niya ang makinis nitong balat sa kanyang mga palad. Isang puting bestida ang suot nito at kaunting lilis lamang ay meron ng tatambad. Hanggang sa nagawa niya na itong ibaba sa malinis na damuhan kung saan mayroon mga paru-parong nagliliparan sa paligid. Napaka-perpekto ng lugar na yun para sa kanila ni Aluna. Wala sanang mas gaganda pa sa pangyayaring yun sapagkat doon malapit na malapit niya ng maangkin ng dalaga. Kitang-kita niya sa kanyang panaginip ang napakagandang si Aluna. Halos hindi siya makapaghintay na kanya iyong mahawakan. Halos nanginginig na rin ang kanyang katawan sa galak na kanyang nararamdaman. Panay rin ang ginagawa niyang paglunok sapagkat pakiramdam niya may malaking bara sa kanyang lalamunan.
Halos ayaw niyang magising, ngunit naalimpungatan siya nang may marinig na gumising sa kanya. Naputol tuloy ang napakagandang panaginip. Nakita niya ang asawa at sinabi nitong malilit na siya sa trabaho. Bumangon na lamang siya at kailangan pa nga niya ang pumasok. Mabilisan siyang naligot, nagbihis, tsaka bumaba na ng hagdan. Naabutan niya sa kusina ang babaeng siyang laman ng kanyang panaginip. Naghahain nito at nang makita siya, nagpaskil ng malawak na ngiti sa magaganda nitong mga labi. Kaagad na lumiwanag ang araw ni Fermin. Iyon ang kagandahan na nais niyang masilayan sa bawat araw na kanyang pagising. Hindi niya ugali ang kumain ng agahan bago umalis. Ngunit ng umagang yun, kumain siya. Naroon ba naman at nakatunghay sa kanya si Aluna? Napakasarap nitong magluto at manayata sa Lola Josefa. Talagang napaka-perpekto ni Aluna. Kahit sa ang anggulo tignan, talagang nangingibabaw ang kagandahan. Magandang ngiti na talaga namang nahuhumalingan ng maraming lalaki. Umagang umaga, umiral na naman ang pagiging green-minded ni Fermin. Samantalang panay ang subo niya ng pagkain kung saan-saan naman naglalakbay ang kanyang isipan. Bahagya pa siyang nagulat nang marinig ang boses ng kanyang asawa sa kanyang likuran. Sinabi lang naman ito na himala at kumain siya ng umagahan. Hindi na lamang niya ito pinansin. Maya-maya, kumain na rin ito sa kanyang harapan at may pagdududa siyang tinitignan. Kailan nga ba niya pinakinggan ang kanyang asawa? Para sa kanya, hindi mahalaga ang opinyon nito. Naririndi na siyang kasama ito kaya hanggat maaari, ayaw niyang makipagsagutan dito. Bukod kasi sa nakakainis ang boses nito, mas nakakairita ang itsura nito sa tuwing ito ay galit. Pangit na nga nagawa pang magalit. Mga magaganda lang ang may karapatang magalit at magbunganga. Mabilis na lamang tinapos ni Fermin ang pagkain at nagpa siya ng umalis. Minsan pa, tinapunan niya ng tingin si Aluna na may ginagawa sa lababo bago siya tuluyang umalis. Nang araw na yun, ay wala namang masyadong nangyari. Muli na namang natapos ang araw ni Fermin sa trabaho at kaagad siyang umuwi. Mas gusto niyang masilayang muli ang magandang si Aluna. Hindi nga siya nabigo sapagkat naroon na naman sa kusina si Aluna at naghahanda ng hapunan. Pasimple siyang humingi rito ng kape para naman makapagtambay siya doon nang hindi siya napag-iisipan ng hindi maganda ng kanyang asawa. Ipinagtimpla nga siya ni Aluna ng kape. Kaya naman, naupo na siya sa mahabang mesa habang pinagmamasdan si Aluna na nagluluto. Hindi niya narinig ang boses ng kanyang asawa, ngunit hinayaan niya na lamang. Hanggang sa si Aluna mismo ang nagsabi sa kanya na umalis raw ang kanyang asawa at kailangan daw nitong bisitahin ng ina nitong matanda na at nakaratay na lamang. Natuwa naman si Fermin sapagkat alam niyang kinabukasan pa ang uwi ng kanyang asawa. Baka sakaling magkaroon siya ng pagkakataon na makausap ng matagal si Aluna. Dahil sa nalaman, nagawa niyang kausapin ng pasimple si Aluna. Tungkol lang naman sa kung ano-anong bagay na hindi naman na importante. Natutorpi man, nagawa nga niyang kausapin si Aluna ng komportable. Ramdam niyang komportable na itong kausapin siya. Nalaman niyang hindi naman pala ganoon kahinhin si Aluna. Marunong itong makisabay sa mga biro, katulad na lamang sa pagtatanong niya kung may boyfriend na ito. Sinabi nitong hiniwalayan daw nito at hindi naman daw magaling sa kama. Sa narinig, nagkaroon ng pag-asa si Fermin. Hindi naman pala ganun kagalang-galang si Aluna. May tinatago rin pala itong kulo sa loob. Posible kaya itong pumayag kung haalokin niya ito sa bagay na gusto niya? Siguradong gagawin niya ang lahat, mapasaya lamang ito. Hindi niya napansin na nagkakatitigan na pala sila at kung ano-ano na ang kanyang iniisip. Hindi man lang nailang si Aluna sa kanilang pagtititigan at sa halip, lumaban ito. Hindi man lang ito bumawi ng tingin at tila siya inaakit. Alam na alam ni Fermin na mga titig na ni Aluna sa kanya. Titig iyon na may gustong mangyari. Hindi na malayo ni Fermin na tumayo na pala siya at dahan-dahang lumapit sa gawin ng babae. Hindi man lang ito natinag at sa halip, napako lamang ang mga mata sa kanya. Nang tuluyang makalapit sa babae, kagad na namungay ang kanyang mga mata. Napakaganda nito sa malapitan.
Perpekto ang mukha at gustong gusto niya na itong halikan, ngunit hindi alam ni Fermin kung bakit nanatili lamang siyang nakatitig sa babae. Sa huli, ito pa ang tumingkayad at inabot ang kanyang mga labi. Naghahalikan silang dalawa nang hindi man lang namamalaya ni Fermin. Hindi niya lubos maisip na magagawa yun ni Aluna. Shock pa ang kanyang isip sa mga nangyayari, kaya naman hindi niya magawang tumugon. Alam kong gusto niyo ako, sir. Ako rin. Attracted ako sa mga lalaking mas may edad sa akin. Kaya gawin niyo na yung gusto niyong gawin hanggat wala pa si ma'am. Sa narinig, tila nanindig ang balahibo ni Fermin at nabuhayan ang kanyang loob. Sumiklab ang naglalagablab na apoy sa kanyang katawan, kaya naman nagawa niyang halikan nang matindi ang mga labi ni Aluna. Napakalambot. Parang walang katapusang halikan ang kanilang ginawa hanggang sa tila kapusin na sila sa paghinga. Hanggang sa nagpa siya siyang hilahin ito at dinala sa kalapit na pinto kung saan ang silid nito. Nakangiti naman itong nakasunod sa kanya at sabay inilak ang pinto. Halos hindi na makapaghintay si Fermin. Ang kanyang panaginip lamang ay heto na, mukhang magagawa na niya. Mararahas na paghinga lamang ang pinapakawala ni Fermin sa galak na kanyang nararamdaman. Hindi niya inaasahan na ito pa ang magtutulak sa kanya pahiga. Halos ayaw pang maprocess ng utak ni Fermin na mga nangyayari. Sinimulan niyang halikan sa mga labi si Aluna. Mas ginanahan pa si Fermin nang marinig ang tila na babaliw na si Aluna. Hindi na rin sila nagpatumpik-tumpik pa. Dahil sa parehas na sabik at uhaw, ginawa na nila ang bagay na makapaghahatid sa kanila sa dulo. Ilang sandali pa, kamuntikan ng masira ang kama. Pawisan at talaga namang lupaypay ang kanilang katawan nang sabay nilang marating ang dulo. Walang tutumba sa sayang yun na halos ayaw pa nilang maghiwalay at kapwa ninanamnam ang pangyayaring iyon. Hindi magawang makatulog ni Fermin pagkatapos ng mga nangyari sa kanila ni Aluna. Ilang oras nang lumipas, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na nagawa nga nilang gawin ang bagay na iyon. Hindi niya maipaliwanag ang sayang kanyang nararamdaman na mga panahon na kasama niya si Aluna. Napalingon siya sa mahimbing nitong pagtulog sa kanyang tabi. Tama nga siya at hindi umuwi ang kanyang asawa ng gabing yun. Kaya naman pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Aluna, hindi na siya nag-abala pang lumabas ng silid. Masyadong napagod si Aluna, kaya ganoon na lamang kahimbing ang tulog. Habang si Fermin naroon at nakatitig sa maganda nitong muka na bahagyang nakatagilid sa gawin niya, gustong magdiwang ni Fermin sapagkat sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, siya ang pinagpala at nagawa niyang gawin ang kanyang pinapangarap. Artistahin lang naman ang dating ni Aluna at hindi mababakasan ng kahirapan ng balat. Dahil sa mga iniisip ni Fermin, hindi niya inaasahan na muli siyang makakaramdam ng init, lalo pa nang matitigan si Aluna. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at kaagad na niyang sinunggaban ng halik si Aluna. Hinayaan naman siya ni Aluna. Wala silang pakialam sa paligid. Ang tanging mahalaga ng mga oras na yun ay ang ginagawa nila, ang kanilang nararamdaman. Marahas na paghinga lamang ang naririnig ni Fermin, hanggang sa pareho na namang tagatak ang pawis nila ni Aluna. Ayaw niyang mapabilis ang kanyang pagdating sa dulo, kaya naman sa tuwing nararamdaman niyang nalalapit na pagdating sa dulo, bahagya siyang humihinto. Kailangan sabay nilang marating ni Aluna ang dulo. At maya-maya nga, tagumpay nilang narating ang dulo. Masayang masaya sila. Napagod siya at noon lamang nakaramdam ng pagod at antok hanggang sa sumapit ang umaga at wala ngang pasok sa opisina at araw ng Sabado. Tanghali nang nakauwi ang kanyang asawa, kaya naman nagawa pa nilang ulitin ni Aluna ang bagay na iyon. Malinaw ang usapan nila ng dalaga. Pasisiyahin nila ang isa't isa hanggat pareho silang nasisiyahin. Walang sino mang makakaalam ng nangyayari kundi sila lamang.